Alright guys, welcome back to my channel and today's video. Ayan guys, kita nyo naman sa title, no? Tatanggalin na natin yung pagiging stand success natin, stand build. So magpo-focus tayo more on dev success and dev resist or knockdown resist. Yan, depende yan sa tatlo. Okay, so kung mapapansin nyo guys, yan. Well, uubusin na natin, ayan. Naka-master attack ako dito, skill attack. Well, hindi ko na pinalitan to kasi nga class S naman. So, wag na muna yan. Dito, naka-dev success na tayo. Dito, naka-monster attack. So, pwede ko pampalitan yan. Pero as of now, wag muna. Ayan, ito, pwede ko palitan ko muna to. Kasi guys, nauubos na yung enchantment scroll ko. Kaka-ipat. Makahanap lang ako ng dev success. Pero ang hirap eh. So, minsan, kung ano yung binigay na class S, yun na lang kinukuha ko. Pero as of now, guys, ang focus ko talaga is yung makakuha ng dev success lahat. Dev success and crit. Ayan, yung crit din yan, yung crit na to. Kailangan mataas din daw yung crit nyo. Well, ang nagsabi sa akin dito, yung mga kaklan ko, yun sa leader namin, nagsabi din na mali daw talaga yung stand success. At meron mga viewers na wag daw nagsabi na, wag ko na daw ituloy yung stand success, baka magsisi daw ako. Maganda lang daw yung stand success kapag 1v1, pero pagdating sa clan war or kung ano pa man, like parang group war or party war, alanganin talaga pagdating. Kasi sa ngayon kasi guys, sa ngayon kasi pag late game na, kailangan mataas na rin talaga yung dev success ninyo. So more on focus tayo sa dev success. And then crit. So yun din yung sabi sa akin, more on crit tayo. Ayan, naka-stand success pa rin tayo dito, pero papalitan ko pa yan guys kasi eto dev success, okay na yan. Dito bash attack, okay na rin yan kasi class S2, which is good na rin, di ba? Sa artifact ko, skill attack, crit attack, okay na rin yan. So magpo-focus tayo sa ating stand success. So papakita ko lang sa inyo guys, yung PVP natin is yung stun ko 78 pero yung dev success ko is 115. So dati 100 lang to. So sabi gaya ng nasabi ko, kailangan niyo na pataasin yung dev success niyo sa late game. And then dev rest, pwede kailangan niyo rin pataasin 'yan para maiwasan niyo rin yung mga debuff like stun. Ano ba bang mga debuff dito? Wait lang ha, punta natin skills. Ito. Mga debuff ito 'yon, mga days, confuse, expose, marker, chill, and burn darkness. Yan yung mga debuff. So speaking of debuff guys, wala pa ako masyadong epic na debuff. Ang isa ko lang debuff dito is eto lang, stun. Tapos arrow rate, may stun yan. Ang gusto ko talaga mukhang debuff is burst shell, a flash arrow, tapos venom mist. Ito talaga yung pinaka, kumbaga sa ano guys, kumbaga sa tawis, useless ka kapag walang greater heal. Dito naman sa Arbalist, magiging useless ka kapag wala ang Venomist kasi ito yung pang patanggal ng kunat guys. So anti ano to eh, anti yung tawag nito, anti invulnerable. So lahat ng mga yung mga tawag nito, mga immune, magiging useless dito. I mean lahat ng mga may buff na mga immune and papakunat lalabot dito pagdating sa Venomist shell. O, diba? So speaking of dev success, so bali ang babaguhin natin spirits is, so bali tatanggalin ko na dito is si Wayli. Tapos itong mga stand success nito, papalitan ko na to. Ayan. And kung makikita nyo guys, tatlong epic na stand success yan. Ayan o. So papalitan natin yan ng, di ko alam kung ano pa. Basta ang papalitan natin dito is Wayli. Stun duration. Ayan, may stun duration kasi yan guys eh. So, hindi ko na kailangan yan. Papalitan ko itong Wayli ng peacock. So, hindi ko na kailangan ng baratan. Diba? So, speaking of spirits, ayan. So, knockdown rest. So, kailangan din natin to para sa ating, ito, sabi nila kailangan din daw to. Knockdown rest, dev success, and stun. I mean, dev success, dev rest, tapos knock rest. Yun, hindi mo kailangan ng knockdown. Kailangan mo dito is evasion. Debres. Pwede rin tong knockdown guys. Pero pwede rin tong knockdown rest. Well,
Okay, so kukunin natin tong teka lang. Okay, so i-combine na natin saglit, guys, ha. Isiyan niyo lang. O, bigyan mo isa. Pwede na rin. So, binigyan tayo ng dev success isa pa. So, hindi ko nasabi ko nga yung whale, tatanggalin natin yan. Ito, itong reef asupar, napalitan natin yung knockrest dito sa stand. Okay. And then, yung reaper, papalitan natin ito ng knockrest, yung stand. Oh, di ba? Tapos yung flame horn, pwede natin pali... Ah, hindi, hindi. Stand success. Basta, ang alam kong sure ako nakukunin kong spirit itong dalawa. Itong Suparna and Reaper. So, kaya ako pinainal dito yung knockrest. Makakuha man tayo ng legendary, edi good, di ba? Bago matapos ang taon, baka naman, MIR4. Bigyan mo naman ako ng isa pa. Ayan, guys, so, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. So, 9, no? Meron pa tayong 11. So, mabubuo kaya natin yung 11 na yun bago magtapos ang taon, no? Ano sa tingin nyo, guys? And, kukumbine na rin natin to. 4-4, di ba? Tama. Ito din, 4. Huwag mo na yan, epic. Sayang yan, eh. Ito. Bahala na. Combine natin. Bahala na, di ba? Yan, apat-apat lang muna. Let's try. Wala. So, minero na naman si F2P. So, ilalagay natin sa ating mining. Sa mining na naman. Although, hindi tayo nagmimina, pero sige. Pagbibigyan kita. One, two, three. So, puro epic na kasi ito eh. Ah, ito. Mining ba ito? Wag muna, baka makakuha tayo ng isa pang mining eh. Kasi ang dami ko pang mining dito. Itong ito mining ba ito? Hindi ko matatan, alam ko ito lang yung mining eh. Ito yun, naka-mining na rin yan. Wala eh. Sige, lagay. Huwag muna natin lagay, guys. Baka magagamit pa natin yan. Alright. So, yun, guys. Wala na akong makuha dito. Kasi yung iba next next content na natin na syempre. Huwag kayong matat, guys. Abangan nyo lang sa video natin. Okay? So, pagdasal natin, guys, sa next makakuha tayo ng legendary bago magtapos yung taon, di ba? So, gaya nga nasabi ko, guys, sa video na to, di na ako mag-stand success. So, more on ano na ako. Dev success, dev rest, tapos knockdown resist. Kasi para sa lancer. Di ba? So, meron din daw darating na class yung sagi ba yun? So, abangan nyo lang yun, guys. Alam ko, matagal pa yun i-release kasi mas nauna sa Korea eh. So, abangan nyo na lang sa ating channel, guys, and sa tingin ko, hindi pa ako magkukwit dito eh. Kasi, titignan natin, guys, kung magugustuhan natin yung MIR-M or hindi. Okay? So, sa ngayon, enjoyin nyo muna yung MIR-4 content natin. Alright? So, yun lamang. And once again, thank you for watching and see you on my next video, guys. Maraming salamat and bye-bye.